Kumusta mga mag-aaral? Ngayong araw, ang ating tatalakayin ay tungkol sa pagpapaunlad ng tiwala sa sarili. Layunin na isasagawa ang mga angkop na hakbang sa paglinang ng limang inaasahang kakayahan at kilos or developmental task sa panahon ng pagdadalaga at pagbibinata. Pero bago tayo magtungo sa ating talakayan, tayo muna ay magkakaroon ng paunang pagtataya. Panuto, isulat ang tama kung ang pahayag ay nagpapakita ng pagkakaroon ng tiwala sa sarili at mali naman kung hindi, itala ang sagot sa iyong sagutang papel. Unang tanong, ang pagkakaroon ng kalakasan ay mula sa pagtanggap ng mga kahinaan at pagsisikap na mapaunlad ito. Tama o mali? Ang tamang sagot ay tama. Pangalawang tanong, ang pag-iisip ng mga bagay na hindi maganda kahit hindi pa nangyayari ay tanda ng pagiging positibo? Tama o mali? Ang tamang sagot ay mali. Ang tatlong tanong, walang pinipili sa pagbibigay ng pagkakataon sa lahat ng mag-aaral upang magtagumpay sa buhay. Tama o mali? Ang tamang sagot ay tama. Pang-apat na tanong, hindi pagsuko sa mga hamon na dinaranas sa buhay, gaano man ito kahirap, tama o mali? Ang tamang sagot ay tama. Panglimang tanong, ang lahat ng hindi magandang pangyayari sa buhay ay pinaniniwalaan na bahagi ng plano ng Diyos at may kalakip na magandang kapalaran? Tama o mali? Ang tamang sagot ay tama. Number 6. Umaasa lagi sa plano at kilos ng mga kasama. Tama o mali? Ang tamang sagot ay mali. Ang 7, may sariling paninindigan sa prinsipyong ipinaglalaban. Tama o mali? Ang tamang sagot ay tama. Pang-8, hindi nag-iisip ng masama sa kapwa. Tama o mali? Ang tamang sagot ay tama. Pang-9, mahirap ang mga pinagdadaanan sa buhay, pero naniniwala na kaya niya ito sa tulong ng mga taong nakapaligid sa kanya. Tama o mali? Ang tamang sagot ay tama. Ang 10, ibinabahagi ang talento sa iba. Tama o mali? Ang tamang sagot ay
Tama. Ayan ah, sigurado. Handa ka na sa ating talakayan para mas lalong mapalalim ang iyong kaalaman at malaman pa ang mga iba't iba pang kaalaman. Kaya maghanda ka na. Ngayon, tatalakayin naman natin ang mga yugto ng buhay ng tao. Sinasabi nga, ano-ano nga ba ang mga yugto ng buhay ng isang tao? Ayon kay Erik Erikson, ipinaliwanag niya sa kanyang pag-aaral tungkol sa psychosocial development theory na kung saan kung paano nakakaapekto ng malaki ang paghubog ng ating sarili ang mga ugnayang mayroon tayo bilang tao. Sinabi rin ni Erikson na sa bawat yugto ay mayroong krisis na kung saan maaari nitong mahubog ang inaasahang bertud o kung hindi naman ay ang kabaligtaran nito. Hinangaan si Erikson sa teoryang ito dahil binibigyang halaga niya ang bawat yugto ng tao mula sa kanyang kapanganakang hanggang sa kanyang kamatayan. So ngayon, tatalakayin din natin ang walong yugto ng katumbas ng krisis na napapaloob sa teoryang ito. Kaya simulan na natin. Sa unang stage, ang infancy at ang krisis na kanyang maaaring maranasan ay trust versus mistrust at ang kanyang virtud naman ay pag-asa. Pangalawa, early childhood, ang kanyang krisis na mararanasan naman ay ang autonomy versus shame at doubt. At ang kanyang virtud naman ay kalooban. Pangatlo, late childhood, ang kanyang krisis ay initiative versus guilt at ang kanyang virtud naman ay layunin. Pang-apat, school age, ang kanyang krisis na mararanasan ay ang industry versus inferiority at ang kanyang virtud ay kagalingan. Panglima, adolescence, ang krisis na kanyang mararanasan ay ang identity versus role confusion at ang kanyang virtud ay katapatan. Pang-anim, young adulthood, ang krisis ay intimacy versus isolation at ang kanyang virtud ay pag-ibig. Pang-pito, adulthood, at ang kanyang krisis ay generativity versus stagnation o stagnation at ang kanyang virtud naman ay pagmamalasakit. Pangwalo, maturity at ang kanyang krisis ay integrity versus despair at ang kanyang virtud ay karunungan. Bagamat na itala ni Erikson ng malinaw ang bawat yugto sa buhay ng tao, mayroon pa rin kabataan na mas mabilis ang pag-unlad kaysa sa iba. May kakilala ka bang batang nasa elementarya na madali niyang natutuhan ang mga aralin sa mas mataas na antas? Marahil, mabilis ang paglinang ng kanyang antas ng pag-iisip, kaya madali niyang natutunan ang mga bagay-bagay. Sa makatuwid, ang yugtong na itala ni Erikson ay nagsisilbing gabay kung paano at ano ang madalas na nararanasan at angkop na kakayahan at tungkulin. Subalit, hindi dapat ikahon ang isang tao batay sa kanyang kinabibilangang yugto. Maaari siyang makaintindi o makahanap o makaganap ng mga tungkulin mas mataas ang level nito. Kaya ang ating pagtutuunan ng pansin ay ang adolescence, ang identity versus role confusion, or ang fidelity o ang katapatan. Sa bahaging ito,
palalalimin natin ang iyong kaalaman sa yugto ng pagdadalaga at pagbibinata. At sa ating pakikipag-ugnayan ay maaaring malaman ng nagdadalaga at nagbibinata ang kanyang pagkakakilanlan o ang identity na kung saan maaaring mahubog ang birtud ng katapatan. Sa pagtuklas ng kanyang sarili, namimili ito ng estilo ng pananamit, talento, kakayahan, hilig, prioridad, at ng iba pa. Ang kaibigan ang pinakamahalagang tao sa yugtong ito. Kaya naman, madalas ay umahanap ang isang nagdadalaga at nagbibinata ng mga kaibigan o pangkat na kung saan ay maaari siyang mapabilang batay sa hilig o interes ng mga pagpapahalaga. Sinasabi nga rin ni Eric Erickson, sa kagustuang mahanap ng isang kabataan ng kanyang sarili, sinusubukan niya ang iba't ibang papel na kung minsan nagdudulot ito ng pagkalito. Kapag nalilito ang kabataan, ay nahihirapan siyang magpasya sa maraming bagay. Binigyang diin ni Erickson na nararapat lang magabayan ng magulang ang mga guro o ng mga magulang at ng mga guro at nakatatanda ang mga nagdadalaga at nagbibinata upang mapagtagumpayan nila ang krisis sa yugtong ito. At ngayon naman, ipinapakita sa larawan ang stages of psychosocial development. At kung mapapansin din natin sa isang awitin ng batang bata ka pa nabanggit sa awitin, ito'y tugma sa kadalasang nangyayari sa buhay ng nagbibinata at nagdadalaga. Totoong marami pang kailangang malaman ang isang kabataang tulad mo. Hindi masama na kilalanin ang iyong pagkatao sa pamamagitan ng pagsubok ng mga bagay-bagay na sa tingin mo ay magpapaunlad sa iyong sarili. Ngunit, kailangang isaalang-alang ang epekto ng pananagutan na nakapaloob dito. Ang yugtong kinabibilangan mo ay ang pagtatatag ng sariling pagkakakilanlan at paghahanda sa karampatang gulang o adulthood. Makikita sa ilustrasyon ng psychosocial development ni Erickson na habang tumataas ang yugto ng buhay ng tao, mas lalong magiging komplikado ang mga pagsubok at pagpapasyang dapat harapin. Mahalaga na malinang sa iyong inaasahang virtud o ang virtue sa bawat yugto dahil makakatulong ito sa susunod na yugto ng iyong buhay. Ayan na, siguradong alam mo na ang mga mahalagang detalyeng ito. At sa yugtong ito, nakakaramdam ka rin ng pagbabago sa iyong katawan, damdamin, pakikitungo sa kapwa, at may iba't ibang hamon din sa yugto na kailangan mong malampasan. Naniniwala si Eric Erickson na hindi kailangang lubos na malagpasan ang krisis sa isang tao dahil may pangyayari sa ating buhay na hindi naman maiiwasan. Ngunit binibigyang diin niya na ang bawat yugto ay dapat lamang ang paglinang ng inaasahang bertud kaysa sa mga kabaliktaran nito. Kaya naman, dala-dala ng pagdadalaga at pagbibinata ang mga bagay na inaasahan sa iyo tulad ng maingat na pagpapasya, malawak na pag-iisip, at maagang paghahanda. Gaano man kaliit o kalaki ang mga hamong ito, kailangan mo itong harapin ng buong puso. Ayan ha, siguradong alam mo na ang mga dapat mong paghandaan sa iyong buhay. At sa pamamagitan naman ng positibong pag-iisip, mapapataas mo ang iyong tiwala sa sarili at magkaroon ka ng positibong pananaw at damdamin tungkol sa iyong sarili.
So ito ang mga sumusunod na maaaring makatulong sa iyo. Tara, simulan na natin ang mga positibong pananaw at damdamin. Una, hayaang mangibabaw ang iyong mga kalakasan at mag-isip ng positibo sa lahat ng iyong mga ginagawa at purihin ang sarili dahil sa iyong pagsisikap. Hindi ito nangangahulugan na hindi mo binibigyan ng tuon ang iyong kahinaan, ngunit hindi nararapat na malimitahan ang iyong mga kahinaan ang iyong mga kalakasan. Kaya tandaan, hayaang mangibabaw ang iyong mga kalakasan. Pangalawa, huwag matakot na harapin ang mga bagong hamon. Ang mga bagong hamon ay pagkakataon upang iyong mapataas ang tiwala sa sarili. Hindi mo nararapat isipin ang takot ng pagkabigo o ang tagumpay ng pagwawagi dahil ito'y normal sa ating buhay. At isipin mo lamang na sa tuwing may gagawin kang bago, ay nabibigyan ka ng pagkakataon na magsikap upang matamo ang tagumpay at ang napapataas mo ang iyong tiwala sa sarili at ang mas nakikilala at natatanggap mo ang iyong sarili. Ayan ha, alam mo na. At ang palaging maging positibo sa iyong mga pag-iisip. Lahat ng mga karanasan, positibo man o hindi, ay may mabuting ibubunga tungo sa pag-unlad ng iyong pagkatao. Palaging ipapaalala sa sarili na hindi mo naman kayang gawin ang lahat ng bagay ng perpekto. Makakatulong naman ang mga ito upang unti-unting umuunlad ang iyong pananaw sa bawat araw. Kaya tandaan, palaging maging positibo sa iyong mga pag-iisip kahit anong problema ang iyong pinagdaraanan. At isipin mo ang iyong mga kakayahan para sa iyong sarili. Huwag palaging umasa sa opinyon ng ibang tao, lalo na ang pagtataya sa iyong mga kabiguan at tagumpay. Kaya tandaan, mas makakatulong kung mapapaunlad mo ang iyong kakayahan sa pagsusuri at pagtataya ng iyong sarili. Isa itong malaking hakbang sa pagpapataas ng iyong tiwala sa iyong sarili. Kaya tandaan nating mabuti, mahalaga ang mga gabay ng magulang, guro at mga taong may mabubuting pamumuhay o mabuting pamumuhay dahil ito'y nagbibigay linaw sa nakakalitong isip at damdamin ng kabataang katulad mo. Kaya ang yugtong ito ay napakagandang tuklasin upang mas makilala mong lubos ang iyong sarili at malinang ang mga angkop na inaasahang kakayahan. Ang mga matatagumpay na paglampas sa yugtong ito, ito'y makakatulong sa iyong pag-unlad bilang nagbibinata at nagdadalaga. Mahalaga ang gabay ng magulang at guro. Kaya tunay nga na ang iyong kinabukasan ay nakasalalay sa iyong mga kamay. Kaya naman, ang matatalinong pagpapasya ay kritikal lalong-lalo na sa mga pagkakataong ito dahil ikaw ay nagbibinata at nagdadalaga na. Sumusubok ka ng maraming papel at karanasan. Sa makatuwid, ang pagdadalaga at pagbibinata ay isang yugto ng makulay na pagtuklas ng iyong pagkakakilanlan
tungo sa makabuluhang buhay at daang matagumpay. Mahirap ang pinagdaraanan mo, ngunit tandaan na hindi ka nag-iisa. Lahat ng nagdadalaga at nagbibinata ay may katulad na pinagdaraanan. Maiiba lamang ito ayon kung paano isinasabuhay ang mga kakayahang kilos at kinakailangan upang mapaunlad mo ang iyong sarili at ang iyong pagkatao. Kaya, ang mga nagdadalaga at nagbibinata ay isang yugto ng makulay na pagtuklas ng iyong pagkakakilanlan tungo sa makabuluhang buhay at daang matagumpay. Sigurado, nagsisimula na ang iyong makulay na buhay. So ayan ha, siguradong marami kang naunawaan sa ating talakayan. At ngayon naman, ating pagyamanin sa iyong pamamaraan ng sagutin ang mga inhandang gawain, gawin ito sa iyong journal notebook or kaya sa iyong Canva. Ito ang mga katanungan. Paano masasanay ang sarili na magkaroon ng positibong pag-iisip? Pangalawa, mga paraan ng pagharap mo ng tama sa pagsubok o hamon sa buhay. Tamang paraan ng paggamit ng iyong talento at mga kalakasan. At paano mo maiiwasan ang laging umaasa sa plano at gawain ng iba. At para masagutan ng maayos ang aktibidad, sundin ang pamantayan. So ayan ha, siguradong marami kang natuklasan sa iyong sarili na maaari mong magamit sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay. Mga references na ginamit sa mga larawan. At maraming salamat. Paalam!